Hello Kuwait and Philippines, hello Middle East, and hello world. Yan po, welcome dito sa ating live update. Muli, kasama si Miss Lynn dito sa ating live chat, live update ngayon. So sa mga kababayan natin na available ngayon and gustong magkaroon ng idea kung paano ba yung pag-aaral natin dito sa ICSA, ano ba yung magandang course para sa inyo, pwede kayong mag-message dito sa ating comment box below. O di kaya mag-message sa ating WhatsApp number kung available kayo, is pwede kayong mag-message dito sa comment box below. O di kaya sa ating WhatsApp number +965 993 02850. So ayan sa mga kababayan natin na yun din na nakapag-usap na pumupunta dito sa ICSA. So meron tayong mga kababayan na wala talagang day off, no? Kung meron silang day off man, is meron siyang once a month. So eto, available yung courses din natin through online live interactive class po, ha? So pwede tayong mag-enroll, lalo na sa mga kababayan natin nag-aalangan pa rin na mag-enroll kasi nga wala nga silang day off. So possible pa rin yung ating pag-aaral, lalo na dito sa ating computer secretarial training course is available din siya through online. So talagang kung meron ka talagang ano gusto na gawin, so meron talagang mga paraan para makamit natin yun, whatever yung ating gusto o pangarap. So katulad niyan, kung pangarap niyong makapagtapos ng pag-aaral, mag-upgrade ng computer skills or mag-add ng additional skills, so andito lang si ICSA. Actually si ICSA is ginagawa niya ng paraan, lalo na sa mga sa ating mga kapwa-FW na hindi sapat yung oras, walang day off. Etong ating courses is available din siya through online live interactive class. Lalo na itong ating computer secretarial course. Ano kaya na umaga, meron tayong bisita, OFW, worker, yung off niya is regular din actually yung off niya every once a week. Pero nag-aalangan siya dahil nga sa medyo hindi flexible yung schedule ng off niya. So hindi siya nakapag-enroll, hindi ngayon lang. So yung sabi nga niya, ma'am, actually pangarap ko na talaga since last year na makapag-enroll dito sa ating sa courses dito sa ICSA, pero nag-aalangan pa siya kasi nga hindi flexible yung schedule niya. Pero this time nakapag-proceed na siya for enrollment. Yun nga, no, kapag gusto mo talaga, meron talagang paraan, lalo na sa kung meron tayong mga target duration na dapat by this year, lalo na kung meron isa sa mga target nyo doon is magkaroon ng certification o di kaya skills. So why not grab niyo yung chance as earlier as now na makapag-upgrade ng skills and makapag-gain ng skill certification, na which is madadagdag sa ating resume, sa ating CV, na eto meron tayong ganitong mga skills. So lalo na ngayon kapag target natin is magtrabaho sa office department o di kaya office work, so pinaka main talaga na itatanong sa inyo ng employer is marunong ka bang gumamit ng computer, lalo na sa Word, Excel, PowerPoint, kasi yun talaga ang pinaka-importante kapag yung target natin is magtrabaho sa opisina, kasi yun talaga yung pinaka-main application na ginagamit, lalo na sa Microsoft Word, doon tayo nagko-compose for memo, for formatting or formal letter. So doon talaga siya ginagamit, lalo na ang Excel, yun isa sa mga pinaka-gamit talaga na Microsoft Office, kasi nga doon lahat ginagawa, yung reporting, accounts, yung sales, purchase orders, even inventory, kahit pag-track ng mga products, is yun ang ginagamit nila, or track ng sales, ano ba yung mga sales ngayong araw or daily transaction. So mostly yun ang ginagamit ng Microsoft Office. So sa mga kababayan natin nag-aalangan pa, so yun, available yung course natin dito sa ICSA through online live interactive class, o di kaya sa ating sa face-to-face class kung kayo is available, kasi may iba tayong mga kababayan na walang day off, kaya hindi pa sila nakakapag-enroll, or meron mang once a month. Actually, meron tayong mga estudyante na nag-attend once a month, kasi yun naman yung available nila, tapos the rest of the classes, tinitake nila online. So, talaga, kung gusto mo yung isang bagay, for example, magkaroon ka ng skills, kailangan mo talaga mag-take step, mag-take forward para makapag-gain ka doon sa ating Narinig po ba ako? Sorry. Hello, Miss Princess. How are you? Sorry, I'm speaking in Tagalog. So, there are some... I was discussing about
computer training course here in ICSA. So, mostly of us were not available in everyday session to attend the class. So, this course in our computer secretarial, especially if you're planning to upgrade your job opportunities or open for promotion, so there are some skills that requires you to have for that kind of position, like working in the office. So, this computer secretarial course, I am here in reception, so there are some noises going around. So, here in ICSA, so we are offering this computer secretarial course, especially those who doesn't have the once a week off or regular off. So, these courses that we have are also offered in online live interactive class. So, how are you, Miss Princess? That's good to know, right, dear? So, because here, while we are working outside or in the other countries, we are also trying to aim to have this additional skills. Because if we have a lot of skills, we have also a lot of job opportunities in the future. So, praying for that to join us here in our training. If you don't mind, Miss Princess, are you residing near Kuwait City or somewhere in Mahabola? Because ICSA, we have two branches located here in Kuwait City. We are here in Malia, near the KFC. Or if you are near to Mahabola, we have also this branch there, located in Block 2. Okay, so you can visit anywhere or any branches that is near you. Okay, so we are open during this Ramadan. We're open here every day except Thursday from 9 o'clock in the morning until 5 p.m. So you can try to visit us here, or you can send us a message through our WhatsApp, +96599302850. Hello, Ma'am Steph. Thank you for watching always ating live update. Sir Roman is our also one of our students here in ICSA, especially in UK Diploma. So for those who are aiming to have your diploma, so we are also encouraging you to have the basic computer skills first. Okay? So that this computer secretarial enters. So you need to have. Okay, so Miss Princess, if you're near in Mahabola Block 2, we have a branch there. So you can visit our branch there in Mahabola Block 2. So it's near Canary Restaurant, first floor. So you can try to visit there, or you can send a message to our WhatsApp number in Mahabola branch +96590921623. Okay, so, or later on, I'll be sending you also there in the comment box the contact number of our Mahabola branch. Okay, just good to see and to know also that you are also open to improve your skills and to gain more skills that you can use in the future. Ayun, Ma'am Steph, sige, I will check po ha after netong ating live chat. Okay, so check ko mamaya-maya. Kasi nag-live tayo ngayon. So, ayan, sa ating mga manonood, kung meron kayong mga questions regarding sa ating mga courses dito sa ICSA, pwede kayong mag-chat dyan sa ating comment box below. Pwede kayong mag-message sa ating WhatsApp number sa +96599302850. So, yeah, see you there, Miss Princess. I will be also contacting the Mahabola branch to send you a message. Okay, so they're open also there from 9 o'clock in the morning until 5 p.m. You can visit them, except Thursday because the office is closed on Thursdays. Okay? So, ayan, sa ating mga manonood, if you have question, pwede kayong mag-message dito sa ating comment box below. Okay? Kasi ito is live chat. So, huwag kayong mahiya magtanong kasi andito tayo sa admin na magpo-provide sa inyo ng detalye kung ano ba yung mga gusto nating alamin, especially dito sa ating mga training courses sa ICSA. Lalo na sa mga nagbabalak na or naghahanap ng diploma or diploma course na magagamit nila sa kanilang mga target. So, ito meron tayong dalawang klase ng diploma. Meron tayong diploma ng under ng Philippine Curriculum or tinatawag natin na yun nga, yung colegio courses natin. And meron din tayong
under international partner na awarding body sa UK, yung tinatawag nating UK diploma. So available yung ating UK diploma, business management, and ito yung sa pinaka in demand natin is yung health and social care diploma course. It's also available din if you are aiming for accounting and finance field. Open din yung ating accounting and finance management or yung ating diploma, accounting and finance. Available din yung ating business management. So, it depends kung alin ba yung path na gusto nyong i-take, which is in IT field or in business management or in healthcare field naman. So, yun naman is lahat naman. They have certain job opportunities and in demand. It depends on the position, it depends on the country, kung saan yung balak natin. Although yung health and social care is more in demand talaga siya anywhere around the globe. Kasi any countries are looking for healthcare providers. Okay? Ngayon, si Ma'am Steph. Okay. So, yan. So, sa mga nagbabalak for international job opportunities, UK diploma is talaga useful for you to use para sa international job application ninyo. Okay? Especially sa level 4 diplomas natin, they are having 120 units. Okay, so it depends on your requirement, whichever country yung target natin na magtrabaho. So, syempre, kailangan din nating alamin kung ano yung mga requirements, ano ba yung mga required units ng application natin. Actually, ito sa diploma, internationally recognized, na try na rin siya ng ating mga graduates many times for evaluation sa West, sa embassy attestation, stamping. Kung kayo is nagbabalak magtrabaho dito sa Kuwait, it is recognized by Ministry of Foreign Affairs. You need to just secure yung tinatawag na London, sa London na apostille office, at saka yung tinatawag na embassy attestation of Kuwait Embassy in London. Okay? Yes, dear, if you are a diploma graduate of health and social care, there are chances that you can work in the hospital. It depends on the position. Because there are some of our graduates in level 4 that they are working right now in the hospital as a caregiver or a healthcare provider. Okay, so you can work there and you can try to apply because there are some already working in the hospital. Okay, because there are some also apart from the diploma, they will be having like, usual thing that is happening if you're applying interviews, other requirements, especially your visa, if it is transferable or not, if you have these skills. So yeah, so apart from diploma, there are things that you need to consider and check also whichever company or hospital that you are applying to. Okay, but to make you assure that the diploma in health and social care, they are recognized by the government or the foreign affairs here in Kuwait. And there are some already, our graduates that are working right now in the hospital as a caregiver. Okay? So, yeah. So, sa ating mga kababayan, sorry, Miss Princess, if I am transferring from English to Tagalog so that the others also can understand. Okay? But if you have a question, you can send your message as well here in the comment box below so I can also explain it in English. Okay? So, yun, sa mga kababayan natin, nagta-target na yun, makapag-gain ng diploma because some of us din, no, na natigil sa pag-aaral, hindi nakamit na magkaroon ng diploma dahil we prioritize, syempre, for financial support sa family sa Pilipinas kasi nga natigil tayo sa pag-aaral kasi mas inuna natin yung responsibilidad. Ganun naman talaga tayo mga Pilipino na inuna natin talaga yung responsibilidad as as a family, yun nga, breadwinner, head of the family. So yun, kaya natigil yung pag-aaral kasi prioritize natin na magbigay ng financial support sa ating family sa Pilipinas. So habang nasa abroad kasi nga, 'di ba, stable na yung salary natin. Kahit konti, nakakapag-ipon tayo, why not invest sa pag-add ng more skills
'di ba? Kasi nga tawa, kaya nga sabi nga nila, 'di ba? Yung education is a wealth that no one can steal. So wala talaga yung pera na nananakaw, pero yung talino, yung skills, hindi yan makukuha nino man. Okay, so invest kayo sa skills habang nasa abroad. Invest kayo ng diploma na pwede nyong magamit in the near future because opportunities are just around. So, kailangan nyo lang is to prepare yourself na maging fully equipped ng skills, ng credential na kailangan if you are targeting. If you're targeting, like for example, if you're targeting, I want to be working in this kind of country. So, kailangan nyo nang alamin kung ano yung mga kailangan, requirements, what are the expectations. So, you need to prepare. Okay? Sir Mel, yung ating health and social care diploma, pwede nyo siyang matapos kasi sa atin, di ba, sa Pilipinas, meron tayong first year, second year, third year, fourth year. Ganun din siya sa UK na curriculum. They have level 4, which is equivalent sa first year of college, level 5, which is second year of college, and level 6 for third year and fourth year of college. So, tatlong taon level na natatapos si bachelor degree ng UK. So, level 4 yung ino-offer natin dito. So, sa level 4, which is first year of college, is pwede mo siyang matapos in 6 months, or in 9 months, or in 18 months. Depende sa package na gusto ninyo. Okay? Kasi meron naman na hindi nagmamadali. Gusto nila unti-unti. So, yun sila, nina-enroll nila is 18 months. Kung meron naman nagmamadali kasi nga nakapag-start na sila ng pag-apply sa ibang bansa, kailangan nila ng units or ng diploma, so kumukuha sila ng 9 months or 6 months. Depende sa gusto mong package po. Okay? So, pwede mo siyang matapos after this level 4, first year, which is equivalent sa first year of college, nasa sa'yo na kung gusto mo siyang mag-proceed na sa pagtrabaho, sa paghanap ng trabaho, or gusto mo mag-proceed sa second year. Nasa sa'yo na. Kasi ang kinagandahan kay UK Diploma, they are releasing diploma and transcript of record each level. So, may option si student na magtrabaho after the course ng level 4 or mag-continue sa level 5. Okay? So, yan ang kinagandahan niya. So, even though level 4 holder, yung ating, yung ating graduate, pero nakakapagtrabaho na sila sa mga hospital, sa home care aid, or sa private home care, institution, yung para sa home for elderly. So, yun. Okay? So, pwede mo na siyang magamit doon. And yun, continue ka. Mas maigi pa rin na matapos mo siya into full, bachelor degree equivalency, which is hanggang level 6. So, yan siya. Okay? So, for more details, Sir Mel, pwede kayong mag-message din sa ating WhatsApp number or later on, yung ating student consultant will be, sending you response regarding sa inyong question. Okay? So, sa ating mga manonood, nakaka-join lang. So, welcome dito sa ating live chat sa ICSE. So, yan, pwede kayong magtanong, mag-send ng message dito sa ating comment box below o di kaya sa ating WhatsApp number. So, yung WhatsApp number natin is +965-9930-2850 po. Try ko lang din mag-post dito po ng number sa comment box. Pwede nyo siyang isave. Wait lang po, ha? So, pwede kayong mag-send po ng message dyan sa ating chat box habang nagsisend po ako ng ng number. So, I'll be posting po yung ICC Kuwait City number natin. So, pwede kayong mag-send ng message. 9930-2850. Okay. Ayan po, nasaan ko na sa chat box yung ating number. Pwede po kayong pwede nyo siyang i-save po. Okay? Ayan, nasaan ko na. Then, yan, save nyo lang. And then, message kayo. Saan kayo ng message? So, tanda lang natin, we are only until 5 p.m. So, bukas, kapag nakasend kayo ng message ngayon sa number na yan,
Most probably, magre-respond yung in charge by tomorrow, 9 o'clock. Okay? So, wait lang natin. Pero mamaya-maya, may magsasend na sa inyo ng message dito sa ating chat box. Okay? So, ayan. So, kasama nyo muli dito sa ating live update, live chat, Miss Tin, dito sa ICSA Kuwait City Branch. So, ayan po. So, see you sa ating mga viewers na nagbabalak na mag-upgrade ng skills, mag-start ng pag-gain ng kanilang diploma. Visit kayo dito sa atin sa office. We're open every day except Thursday from 9 o'clock until 5 p.m. during this Ramadan period. So, pasok na kayo dito. We are located in Panasonic Tower, 8th floor, Malia, Kuwait City po. So, kung hindi kayo masyado familiar sa Panasonic Tower, tandaan nyo lang yung KFC sa Malia. So, tabi lang noon, di ba dyan sa baba, meron siyang Joel Lucas, meron siyang Best Yusefi. Sa main entrance, pasok lang kayo, 8th floor. Okay? So, yan. See you sa ating next live update or live chat sa for more information. So, yan po. Maraming salamat and see you next time po. God bless.